Amen. Good morning, good morning, good morning. Monday morning na naman po tayo, mga kapatid, mga kamanggagawa kay Kristo. Narito po tayo sa programang Tinig ng Pag-asa sa ating morning devotion. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab, ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan Chapter. Good morning po sa ating lahat. It's a great morning, it's a great Monday morning for all of us. At patuloy nandito tayo sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ko at ato tayo po ay magsama-samang makinig, mag-aral at sa ating pong morning devotion ito. Tayo po ay patnubayan ng ating Panginoon. And truly, God is faithful unto us. Sige po, bago po tayo manalangin, bago po tayo mag-start ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay muna manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga, bagong pag-asa, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin, Lord, sa umagang ito. Patuloy kamay ka sa Diyos, patumayin mo, Panginoon, bawat isa. Pagkalooban mo kami, Ama, ng inyong talino, karunungan, kaalaman, at patuloy namin maunawaan, o Diyos, ang kapahayagan mo, Panginoon. Lord, itago mo po ang inyong lingkod sa inyong likuran. Ikaw lang po may itas o parangalan sa aming pag-aaral na ito. Salamat po, Diyos. Ikaw pong patuloy namin nasasalamatan, binadakila sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. No? Good morning po sa akin pong mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, sa akin pong mga kasama sa gawain ng Jesus Be Lifted Up Church sa mga kapastoran, maging sa lahat po ng mga workers and leaders. Good morning sa akin pong mga kaibigan outside po sa aming ministeryong ito, sa aking pong mga kaibigan na pastor sa iba't ibang mga churches, sa aking pong mga kaibigan na nasa ibang bansa at na nakatunghay sa gawain ito ng morning devotion. Good morning po dito po sa Pilipinas. Kung gabi po dyan sa inyo, ay good evening naman po. Amen. Praise God. So, sa pagpapatuloy po ng ating serye, muli bagong serye na naman ito sa buwan po ng Disyembre na ating po pag-aaralan at pag-uusapan patungkol po sa pag-ibig ng Diyos o pag-ibig, no, ibigay po sa atin ng ating Panginoon. But of course, no, ang Disyembre po ay ating pong tinitingnan, no, marami pong mga tao, marami pong mga Pilipino o iba't ibang nasyon, no, ang tumitingin po sa panahon ng Disyembre ay ang pagsilang po ng ating Panginoon Jesus. So, pag-usapan po natin yung ating pong tema sa buwan na ito, ang patungkol po sa pag-ibig. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng John chapter 15 verse 13. No? As this the Bible says, no, dito po sa John chapter 15 verse 13, no, sabi po nun, no one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friend. Yan. Okay? Yan po yung tema, yung ating po pag-uusapan o pag-aaralan po natin sa umagang ito patungkol po sa pag-ibig na tapat, no? Pag-ibig po na tunay, no? Nasabi doon, no? Ihandog niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan o matalik na kaibigan. Okay? Sa umagang ito, no, pag-usapan po natin to, truly that God is faithful, no? Marami pong definition patungkol po sa pag-ibig, no? Even ang dictionary, makakikita niyo po marami pong iba't ibang klase definition ng pag-ibig. But today, no, the scripture will define love. No, yun po yung pag-uusapan natin, yung definition, no. Scripture define love. No, yung definition po ng yung pagbibigay ng kahulugan patungkol po sa biblical perspective o yung pong ating banal na kasulatan, no. Christians are supposed to be known for their love, no? Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya,
ay dapat na kikilala tayo or tayo po'y nakikita patungkol po sa pag-ibig. Even Jesus says no, in the Bible, no, in the book of Mark chapter 12 verse 30, binanggit po ng ating Panginoon ang patungkol po sa pag-ibig. Of course, no, sabi niya ganoon, no, patungkol po dun sa Mark chapter 12 verse 30, dinipain po ng Panginoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng higit sa lahat sa Panginoon. Sabi niya ganoon, love your God above all. No, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, no? Ibig sabihin po, sa lahat na ito, ibigin natin ang Diyos. No? Love God above all. No? Mas higit pa sa lahat, ibigin natin ang ating Diyos. No? So, how we love God? Paano ba natin iibigin ang Diyos? Okay? Now, sa dictionary, ang pag-ibig po, ang love, defined, no, as is intense affection and warm feeling for another. No, intense affection and warm feeling for one another. Yan po yung definition ng dictionary, kahit po sa Webster, kahit po sa Merriam-Webster, no, kahit po sa ang klaseng dictionary. Yung pong pag-ibig, yung definition po ng pag-ibig, if you will notice, nandoon po yung flesh, no? But in biblical perspective o doon po sa biblical term about love, makikita nyo po hindi po talaga nagmamanifest din yung flesh. But of course, yung pong love na meron pong spiritual o yung spirituality love, no? So pag-uusapan natin ito, kasi nga sabi kong ganun, Christians are supposed to be known for their love. Pag sinabi pong Christian, yung mga mananampalataya, eto na naman tayo, yung sinasabi ko pong mananampalataya o tunay na mananampalataya. Dapat po nakikilala siya sa pag-ibig. No? Alam niyo po yung tunay na pag-ibig at yung pong pag-ibig na meron pong mga inaantay. No? I don't remember no, nung last time po na nag-exhort po or nagpaliwanag po ang ating Reverend Stella no, about love, no, yung iba't ibang klaseng pag-ibig, no, nandiyan yung agape love, yung phileo kind of love, no. Dito po nakikita ang tunay na mananampalataya pagdating po sa pag-ibig ng katulad ng Diyos, yung pag-ibig po na sinasabing unconditional o yung agape kind of love. So this is should be, no, nakikita po sa atin dito po dapat nagmamanifest yung pong sa Christianity, no, dapat po yung agape kind of love ang nagmamanifest po sa atin. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, no, yung pag-ibig, no, sabi niya, these two commands I have said to you, sabi niya, yung dalawang mahalagang command ng Panginoon na binigay sa atin. Una, love God above all, and secondly, love your neighbor as you love yourself. Okay, so what the scripture defines love? Now, ang pag-uusapan natin ito, how, paano ba dinidefine ng scripture o ng banal na kasulatan ang pag-ibig, okay? Minsan, ito po yung nangyayari sa atin dahil po napaka, lalong-lalo na sa ibang mga mananampalataya, no? Minsan yung mga basic, no, yung mga basic biblical foundation no, about sa ating mga pinag-aaralan, nakakalimutan natin or na-overlook na natin. So sa umagang ito, para lang tayo magto-throwback ng ating mga pinag-aralan. But, ito po ay dapat na nagkakaroon po ng tatak sa puso natin. Hindi natin ito kinakalimutan. Remember what the Bible says, no? Ang langit, ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula or hindi lilipas. Okay? So, yung pong salita ng Panginoon, no? Ay tuloy-tuloy po yan. Kaya dapat, hindi natin ito na-overlook sa ating buhay, no? Lalo na kapag tayo po ay matagal na sa ministry, marami tayong pinagkakabalan sa ministry, or should I say, ikaw ay isang Bible teacher o ikaw ay isang pastor, no? Dapat hindi natin na-overlook to, no? How does the scripture define love? Okay? Paano po ba dinidefine or pinapaliwanag, binibigyang kahulugan ng banal na kasulatan or ang scripture ang patungkol po sa pag-ibig? Okay? Here are a couple of definitions based on the Bible. Meron po akong ibibigay sa inyo no, na ito po ay biblical definition po. No, hindi po ako nag-define, hindi rin po ang dictionary ang define, kundi ang Bible itself. Although hindi po sinasabi,
Love is ganun, ganun. Hindi po sinabing ganun. But if you will notice, no, ito po mga verses na ating po pag-aaralan sa umagang ito, no, ay talaga pong nagde-define or nagbibigay po ng pagkahulugan patungkol po sa pag-ibig. Okay? Yung pag-ibig po na pinag-uusapan natin dito is yung agape kind of love. Okay? Yung pong pag-ibig ng Diyos na nais po ng Panginoon, yung pong pag-ibig na yon ay dapat nagmamanifest din sa atin. Tandaan nyo po, no, we are Christian. So we should live like Christ. No? Kaya nga, Christ-like living. No? Yan po yung pinag-uusapan pag sinabi pong ikaw ay Kristiyano. Kaya nga po ngayon, di ba, may tinatawag po na galawang Kristiyano. O yung po yung dapat na kinikilos natin. Yung galaw natin is galaw ng isang tunay na Kristiyano. And of course, yung feeling po natin is feeling din po ng isang tunay na Kristiyano. Feeling, hindi po feeling lang. Okay? Magkaiba po yung feeling at iba yung feeling lang. Okay. Now, malayo na po tayo doon sa ibig sabihin. No? But anyway, no, meron pong mga couple of definition based on the Bible about the love. No? Yung define ng Bible about love. Now, okay, tingnan natin ito mga kapatid. No? In John, in 1 John chapter 3 verse 16, o 1 John, unang 1, 1 John chapter 3 verse 16, this is what the Bible says. No? Sabing ganon, pag binasa niyo po yan, 1 John chapter 3 verse 16, not John 3:16, okay? 1 John 3:16. This is what the Bible says. This is how we know what is love. Tingnan niyo po ha, so, talaga pong diretsong-diretso po na meron pong definition. Nang sabing ganun, this is how we know what is love. Okay? Jesus Christ laid down his life for us. Ito po yung binabanggit ng 1 John chapter 3 verse 16. And pag pinag-aralan mo po mabuti yan, no, almost the same po yan dun sa John chapter 3 verse 16, na for God so loved the world, he gave his only begotten son, whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. No, pagka sinummarize nyo po yun, ito po yun. Ang sabing ganon, no, Jesus Christ laid down his life for us. Ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Okay? In biblical, ang scripture po, ang definition po ng scripture about God, about love, is biblical love is sacrificial. Okay? Ang pag-ibig po na ayon po sa isa sa scripture is sacrificial. Ano pong ibig sabihin ng sacrificial? No, katulad po ng ginawa ni Jesus, no? Even though, no, may sarili pong dapat na decision si Jesus dito, no? Katulad ng sinabi niya doon, Father, let this cup, no, pass over me, no, binabanggit niya yun, kung pwede po ba lumipas sa akin ang kopa ng paghihirap nito, but Father, let your will be done, no. Hindi po natin, not just we are talking about doon po sa word na let your will be done, but of course, that's the will of God, no, yun po yung will ng Father, kaya nga po sabi niya. Pero ang tingnan po natin dito, mga kapatid, mga magulang, na sa umagang ito, yung pong pagsasakripisyo po ng Panginoon, yung sacrificial po niya, dahil nakita niya na po talaga yung mangyayari sa kanya. And prior to that verse, no, nung isinilang po si Jesus Christ, no, ito na po yung simula nung pagsasacrifice niya for the sake of many, no, for the sake of the people o nung ng buong mundo. No? Dahil nga po, yung pong isa sa reason kung bakit po pinadala ng Diyos Ama si Jesus Christ, no, para maging hain, no? Siya nga po yung ating kordero na sa bagong tipan, siya na po yung ano, yung the new covenant, no? Siya po yun, yung kordero na binabanggit doon, no? Pero nakita niyo po yung sakripisyo, po ni Jesus Christ, no? Since nung siya po ay sinilang, no, siya ay sinilang hindi po sa magandang lugar, hindi po sa St. Luke, hindi po sa Makati Med, hindi po sa kung saan magagandang mga ospital or sa mga magandang klase, kahit po sa Israel, magandang ospital sa Israel. But no, si Jesus, isinilang po siya sa loob ng kulungan, no, o yung kural ng mga hayop, no, at ang kanyang pinaglapagan, yung pong sabsaban. No, hindi po siya sa sabsaban isinilang, kundi doon lang po siya inilapag. Pero definitely, siya po ay talagang isinilang sa loob po ng kulungan ng mga hayop. But of course, no, makikita natin since then,
yung sacrifice po ng ating Panginoon, no? Although siya po ay anak ng Diyos, no? Makikita po natin yung definition ng love doon ng Diyos Ama para sa atin. He gave His only begotten Son. Not just He gave His only begotten Son, but in the beginning pa lang ng pagsilang ni Jesus Christ, siya po ay talaga pong nandun na yung humbleness, yung pagpapakumbaba. Talaga pong isang sakripisyo po yan. Bakit po? Eh, hindi naman siya dapat doon isinilang dahil siya po ay hari ng mga hari. Pero ipinakita po ng ating Diyos Ama, no, ang definition po ng pag-ibig. Okay? Now, sabing ganon, He laid His life. Kanino pong buhay? Kay Jesus, no? For us. Para sa akin. Para sa atin. No? Hindi po yan para sa Kanya. Isipin niyo po kung paano niya sinakripisyo ang buhay niya. Supposed to be, hindi naman siya talaga ang magdadala ng ating mga kasalanan. Yung krus na pinasan niya, yung hirap na dinaanan niya, it's not Him, but us. Supposed to be, tayo po ang dapat na dumaan sa ganong klaseng paghihirap, sa ganong klaseng aspeto ng pagpaparusa. Because we are the one who sinned before God, not Jesus. But of course, sabi nga po God doon, ng Bible, for God so loved the world. Nakita niyo po yun, ha? Yung pong sacrificial move ni Jesus, no? Inalay niya, binigay niya ang kanyang, inalay niya ang kanyang buhay, no? O binigay niya ang kanyang buhay. But bago po yun, yung pong Diyos Ama, sinacrifice niya po ang kanyang anak para sa atin. No? He gave His only begotten Son, isang anak, ibinigay po ng Diyos Ama, hindi para sa para kung ano man, kundi para sa ating lahat. Kaya nga po ang biblical perspective po ng love o yung scripture o yung definition ng scripture sa pag-ibig is sacrificial. Okay? But punta po tayo sa literal na pamumuhay ng isang tao. Di po ba kapag ka po umiibig, no, ang isang lalaki o isang babae, pag po umiibig, may napupusuan, sabi po sa pananagalog, ng mga unang panahon na pananagalog. Pag may napupusuan po, no, sinisinta, no, hinahamak ang lahat. Di ba? No, ginagawa ang lahat ng unang panahon, kinakailangan mo kung talagang mahal mo ang anak ko. Sabi ng mga magulang, okay, magserbisyo ka, ano pang ginagawa noon, ng unang panahon? Hindi pa po uso ang internet o cellphone at kung ano-ano pa, uso nun, yung transistor pa. Ano pong ginagawa? Lalo-lalo na sa mga lalaking nanliligaw o hindi pa man po nanliligaw o pagsabihan na po natin na sabihin na po natin sila'y magkasintaan o nagkakaliwanagan na kinakailangan pong magservisyo. Ano pong ginagawa? Nakalagay po sa history ng Pilipinas, yung lalaki po kinakailangan mag-igib, magsiba, no? Manguha ng gatong, yan po yung mga unang panahon eh. May sakripisyo, no? Even today, no? Sa panahon natin ngayon, let's say sabihin natin, millennial po yung nagliligawan or nanliligaw po, umiibig. Yung millennial, no? Eh, meron po yan, meron pong mga sakripisyong ginagawa yan. But prior to the love of God, no, makikita nyo po yung sacrifice po ni Jesus and even of Father God itself, no? Sinacrifice niya ang kanyang anak and the Son itself, inayaan niya, inalaw niya na ang kanyang buhay ay maging alay. No? Jesus sacrificed His life for us. No? Kaya nga sabi nyo nun, He laid down His life for us. So makikita po natin dito, in vice versa, no? If you want to say you love God, yung pong pag-ibig ng Panginoon, no? Kasi sabi ko, how do we love God? Ito po yung dapat natin gawin. Right? Number one, no, yung definition po, yung biblical love is sacrificial. We must also sacrifice for the love of God. Amen? Sa pag-ibig natin sa Panginoon, dapat po meron din tayong pag-sacrifice na ginagawa. No, although sabi po ng Bible, no, obedience is better than sacrifice, pero hindi naman po ini-scrap yung sacrifice. Hindi po ini-scrap yun. Remember, Jesus Christ is so obedient with His Father. Kaya nga po, sinacrifice niya ang kanyang buhay. Ama, sumusunod siya. Kaya nga sabi niya ganun, Father, let your will be done. Sumunod siya sa Ama. No? At sinacrifice niya ang kanyang buhay to be able for you, for me, and for us, no,
to be saved and to have this kind of salvation na tinatamasa po natin mga mananampalataya ngayon. Kaya po, mga kapatid, mga magulang, no, dapat po nating maunawaan, no, ang pag-ibig, no, patungkol po sa Biblia o yung spiritual love is sacrificial. Tandaan nyo po yan. Kaya dapat po may ipagsasacrifice po patungkol po sa pag-ibig na nais po nating iukol sa Panginoon. Amen? No, kasi po, ang pag-ibig po sa Panginoon, hindi po basta minahal mo ang Diyos. Marami po, marami kong dapat pagdaanan. Okay? So, it is a must, no, sa buhay po ng mga mananampalataya. No, hindi po po pwedeng you love God, you escape from sacrificing. No. Kailangan mo pong dumaan doon dahil yung po ay isa. Kasama po sa process ng Panginoon sa buhay nating lahat ng mananampalataya at ng mananampalataya at mananampalataya pa rin sa Panginoon hanggang sa dumating ang ating Diyos. Okay? So, yun po yung una. Pangalawa, no, ang script, how did the scripture define love, no? Let's read, no? Down lang tayo doon sa 1 John chapter 3 verse 16. Down lang tayo ng dalawang verse. Sabi po doon sa 1 John chapter 3 verse 18, no? Ito po yung nakalagay doon sa sinulat po ni John the Evangelist, no? Sabi ganun, let us not love with words, okay? Or tongue, but with action and truth. Ano pong ibig sabihin ng Bible dito? Mapapansin natin dito, no? Kung ating pong pag-aaralan yung definition po ng love, no? Kitang-kita po dito. Ano ibig sabihin? Ang biblical love implies action, no? Kailangan po may pagkilos, di ba? Sabi ganun, let us not love with word. Huwag daw tayong umibig sa salita lamang or sa ating mga dila lamang. But with action and truth. Ngunit, merong pagkilos at katotohanan, no? Merong paggawa at katotohanan. Kaya po ito mga kapatid, yung biblical perspective po ng love is implies action. Kailangan po may gawa. Kaya nga po sabing gano'n, no? If you said you love God but you hate your brother, no? Sinungaling ka, hindi ka totoo. No, you're not true. Kaya po mga kapatid, no? Ang pag-ibig po sa Bibliyang pamamaraan po ay may aksyon, no? Yes, Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero nandiyan pa lang naman, stagnant ka. Hindi ka nagdi-devotion. Hindi ka nagpi-prayer, no? Wala kang pagbabasa ng Bible. Hindi ka man lang nag-aaral. O kaya sabi mo, yes, Lord, mahal kita, Panginoon, Lord God, gagawin ako mo lahat. Pero pag nagtuturo si pastor, nagtuturo si sister, nagtuturo si brother, o yung mga Bible teacher na naasay sa mga gawain, hindi ka man lang nagpi-take note, naku po, kapatid, naku, sinasabi ko na sa'yo, hindi po yan ang tama, ang tunay po na pag-ibig, lahat po ng sinasabi ng Panginoon, yung tunay na pag-ibig po sa Diyos, lahat po ng sinasabi ng Panginoon ay sinusundan, no? At paano po natin gagawin, ano pong pagsunod ang gagawin natin? Una, siyempre, i-write down natin yung mga word ng Panginoon. And eventually, makikita natin, lalo na pag lagi tayo nagbabasa, mababasa natin ulit yung mga sinulat, uy, ito pala ang gusto ng Panginoon na dapat kong gawin. So, tignan nyo po ha, you are saying you love God, pero hindi mo naman po ginagawa yung sinasabi ng Panginoon, useless din ang lahat. No? Kaya nga po, meron po akong naging preaching dito, meron po akong naging teaching dito. No? I remember, midweek po yun, no? Nakapagturo po ako dito sa ating pong church, dito po sa may Alaminos, no? Dito po sa ating barangay Buen Alaminos. No? Ayan, naituro ko po na sabi kong ganun, kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi mo naman ginagawa, eh, wag na lang. No, kasi po, wala rin silbi. No, kaya nga po, dapat ang pagiging Kristiyano, pinangangatawanan po at nakikita po sa atin, nagmamanifest po. No, dahil po, dapat kitang-kita po sa atin ang pagiging isang Kristiyano. Kaya nga po, yung pong biblical love implies action. Kailangan po may paggawa, kailangan po may pagkilos. Amen? No? Ayan ang sinasabi ng Bible. No? Minsan po, ito po yung mga talaga pong mahirap gawin, no? Para sa iba. Pero pag na-try nyo po, no, moving forward ka lang lagi, no, ginagawa mo lang yung gusto ng Panginoon, eh hindi mo na siya mapapansin na ganun pala siya kahirap or hindi mo na mapapansin na nahahakbang mo na. Bakit? Kasi nakatuon ka lang sa gustong mangyari ng Panginoon. Remember, yung number one po, no, sacrificial. Now, how can you sacrifice if you are not moving? Kaya nga po ito yung sinasabi sa inyo.
implies action. Kaya po dapat may paggawa. No, makikita nyo, pag ginagawa nyo na siya, no, meron ka ng sinasacrifice sa buhay mo. Amen? No? You love God, no? You have to go in the services, you have to go in Sunday service, in midweek service, or minsan, parang meron ka pang dapat natin na Bible study or prayer meeting or soaking in your church, no? Tapos, hindi ka pumupunta, paano mo sasabihin na mahal mo ang Panginoon? Amen? You know? Na Sunday service na nga lang, minsan absent ka pa, naku po, tanungin mo yung sarili mo, no? You have to encounter yourself. Pagka ganito po, no? Kailangan encounter mo yung sarili mo, mahal ko ba talaga ang Diyos? Bakit hindi ko nagagawa yung gusto ng Panginoon? Parang sa mga magulang lang yan. sa magulang at saka sa anak. Okay? Pag ang anak, nagsasabing mahal niya ang kanyang magulang, pero suwail naman siya, pasaway siya. Ako, may problema yon. May problema po yan, mga kapatid. Hindi po tunay ang kanyang pagmamahal. No, ganun din po sa Panginoon. Tandaan niyo po, lahat po ng sinasabi ng Panginoon para sa atin ay sa ikabubuti natin. At kung yun po ay susunod din natin, mararamdaman po natin yung pag-ibig po ng Diyos sa atin ay tunay at ganap. Amen? Yung kaya minsan may mga Kristiyano po na nagkakaproblema sa kanilang spiritual na buhay. Bakit po? Eh dahil po may kulang sa kanilang pagsunod. No, wala pong aksyon. No? Sumusunod lang po by words. Sabi nga ganun, let us not love with words or tongue, but with action and truth. Amen? No, yung pag-ibig po nang gagaling sa puso, hindi po sa nguso. Okay? So mahirap po yan pag lagi pong galing sa nguso. No? Pagsisinungaling po yan. Okay? So ito po yung dapat nating makita. No? Ito pong biblical perspective na to. Ito pong sinasabi na biblical love, no, implies action. Kaya dapat galaw-galaw din. No? Yung kilos din natin, yung pag-ibig natin, yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos. And even pag-ibig natin sa ating kapwa. Remember, dalawa po yung binigay ng ating Panginoon patungkol po sa pag-ibig. Una, love God above all. And secondly, love your neighbor as you love yourself. So, tingnan nyo po yan, ha? No? If you love your neighbor, kailangan mo rin mag-sacrifice. No? If you love your neighbor, you have to imply action. Kailangan po may pagkilos. Kailangan po nakikita may paggawa sa pag-ibig na nais mong ipakita, nais mong gawin, no, para sa Panginoon at para rin sa tao. No? Dalawang posisyon po ang tinitingnan natin dito. Kasi po, tingnan nyo po ang balanse po yung binamit ng Panginoon sa kanyang kautusan patungkol po doon sa pag-ibig. Di ba? Sinabi niya nga po yan doon sa kanyang sinulat. No? Sa kanyang sinabi sa aklat po ng Mark chapter 12 verse 30. No? Makita natin doon, binanggit ng Panginoon yan. Yung patungkol po sa pag-ibig sa tao at pag-ibig sa Diyos. Kaya po dapat balansyado po tayo, no? Kaya nga sabi ni John, no? Kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, ngunit napupuot ka sa iyong kapatid, ikaw ay nagsisinungaling or nagkakasala. So kapatid, no? Ito po yung dapat nating maunawaan sa umagang ito, no? Meron pong aksyon, merong gawa. Okay? Yun, ang pag-ibig may gawa, may pagkilos. At ang pag-ibig po, lagi pong may sakripisyo. Okay? Pangatlo po, perhaps the most ignored definition of love in the Bible, ito pong pangatlo na ito, nasasabihin ko po sa inyo sa umagang ito. No? Ito po yung pinaka mas nababaliwala or hindi pinapansin na kapangahulugan ng pag-ibig sa Bible o sa Bibliyang pamamaraan. Ito po yun, no? Basahin natin ito, yung sinasabi po, most ignored definition of love in the Bible. Tignan niyo po, ha? Baka po isa tayo, baka po isa ka or isa ako sa nag-i-ignore ng definition ng love na ito na sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng unang Juan, no? 1 John chapter 5 verse 3, no? Yung sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 3, sabi po dito, this is love for God. No? Ito daw po yung pag-ibig sa Diyos. Ano po yun? To obey His command, no? To obey His command, and His command are not burdensome. Okay? Sabi po doon, to obey His command, and His command is not
burdensome. Hindi po mabigat. Okay? Hindi po siya nakabibigat yung kanyang pong kautusan sa atin o yung command ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa pag pinag-aralan po natin maigi, no? Ang tunay na pag-ibig daw po, no? This is love for God. To obey His commands, and His commands are not burdensome. So, ito yung pinaka, no? Ito yung the most ignored definition of love. Ano po yon? Yung pong pagsunod sa kanyang kautusan. Okay? And sabi nga nun, sa John chapter 14, verse 21, and Jesus said, whoever has my commands, may S po yan, baka po ang intindi nyo, isa lang, command, hindi po, commands, and obey them, he is the one who loves me. Tignan nyo po, Tagalogin ko po, sino man, no, ang may sino man, no, na merong kautosan ko at sumusunod doon, siya ang umiibig sa akin. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 21. Makita niyo po yung commands, no? Commands po, hindi po command. Marami po ito, mga kapatid, mga magulang. Kaya nga po, ito po yung isa sa biblical perspective, biblical love, no? Na most ignored definition. Ano po yun? Yung biblical love demands obedience. May pagsunod po, no? Yan po yung sinasabi, kailangan po may pagsunod, no? Kaya nga po sabi ng Panginoon, no? If you love me, you will obey my commands, no? Yan po yung sinasabi ng John chapter 14 verse 15, no? Kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga utos, no? Kaya po marami commands, eh, mga utos, susundin mo kung mahal natin ang Diyos. Kaya nga po sabi ganun, how do we love God? Ito po yung isa, no? Yung biblical perspective ng Panginoon dito, yung biblical love demands obedience, no? May pagsunod po mga kapatid, no? Kaya nga po sinasabi ko kanina, no? May aksyon. Ibig sabihin po, no, magkakaroon ng aksyon kung handa kang sumunod sa Panginoon, no? If you said love, you love God, no, pero wala ka namang ginagawa, kapatid, hindi pagmamahal ang ginagawa mo niyan. Hindi galing sa puso ang pagmamahal na sinasabi mo niyan, kundi ito ay galing sa nguso lamang. No? Kaya po itong tatlo na ito, mga kapatid, no, tatlo lang po ito, pero makikita po natin dito. Ito po, napaka-basic po nito, makikita natin, it's a basic, pero tignan niyo po, gaano ba natin nagagawa ang mga bagay nito? Although, kung mapagmamasdan na natin, sasabihin ng iba, it's a basic, napaka-basic, pero paano mo, how often na ginagawa mo ang mga bagay na ito to be able to show your love to God? Kung paano mo sasabihin, ipapaliwanag ang iyong pag-ibig sa Diyos, ipapakita sa Diyos ang tunay mong pag-ibig sa Kanya, kung hindi mo naman nagagawa ang mga bagay na ito. Lord, alam nyo, mga kapatid, ang pag-ibig na sinasabi mo is just only a language or a tongue. Galing lang sa dila mo yan, o isa lang siyang lingwahe, or isa lang siyang word na nanggagaling sa bibig mo. Hindi po yan reflected sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit po? Ang tunay na Kristiyano po nagre-reflect po yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig ng Diyos. So, kaya nga po itong pangatlo natin, so ito po yung most, perhaps it is the most ignored definition of love. No, ito po yun. Yung alin po? Yung pong obedience, yung pagsunod. No? Sabi nga, kung mahal mo ang iyong kapwa, no, eh, dapat tinutulungan mo, kung mahal mo ang iyong kapwa. Marami pong sinasabi sa Biblia patungkol po sa pagmamahal sa ating kapwa. And of course, one of it, no, ang sabi po doon ng Panginoon, no, na ang iyong neighbor o yung brother, no, ay nagkamali sa iyo, ay patawarin mo. How many times? Diba? Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, sabi ng isang apostle kay Jesus, mag-guro, makailang ulit po ba namin patatawarin ang aming kapwa kung sila'y nagkamali? Ang sabi ni Jesus, seven times 70. Okay? Ano ilan po yun? 490 times mo patatawarin. So remember, love your neighbor as you love yourself.
Sir, kaya kahit na po nagkakamali ang iyong kapatid, tandaan niyo po yan. Dapat na pinapatawad mo pa rin yan. Yan po yung action, yung pagpapatawad, no? Ibibigay mo sa kanya yung kapatawaran o yung forgiveness. Asaan po dun yung obedience? Yung pong pagsunod mo sa Panginoon na love your neighbor. Mahalin mo yung kapwa kahit hindi ka ibig-ibig, hindi ka mahal-mahal yan. Kahit na marami pang ginagawang kapalpakan sa'yo yan, mahalin mo pa rin yan. Para maipakita mo kung gaano mo kamahal ang Diyos. Amen? Kasi nga po, no, kung paano natin pinapakita ang pag-ibig natin sa ating kapwa, dapat ganun din po. Kung gaano, balik-balik na rin po natin, kung gaano natin sinasabing mahal natin ang ating Diyos, dapat po ganun din tayo sa ating kapwa. Kasi po, balansyado po ang ating Panginoon. Balance po siya. Tandaan niyo po, God is a God of balance. God is a God of order. Talaga pong gusto niya laging nasa order. Kaya nga po, balansyado. No? Sabi niya doon, dalawa yung kanyang binigay. Na, this is the new command I have given to you. Sabi niya, ito pong dalawa na ito. Kaya mga kapatid, mga magulang, ito pong biblical love o biblical definition po, scripture defined love, no, is not just for our God, but of course, para po sa ating neighbor o sa ating pong kapwa, no. But of course, ang pinag-uusapan po natin dito, no, yung sinasabi po ng, babalikan po natin, yung sinasabi po ng John chapter 15 verse 30, no, na ibibigay, no, ibibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Remember, no, what Jesus did, He gave His life for us. And remember, the scripture says, no, ang tumanggap kay Kristo ay hindi lang po basta napasama sa pamilya ng Diyos, but become a friend of God. No, kaya po itong mga kapatid, ito po yung sinasabi ng John chapter 15 verse 13 na ito, no, yung sinasabi, ay sa kaibigan lang pala yan, no, it's not just a literal kaibigan, but in spiritual, kung mapagmamasdan niyo po yan, pag-aralan niyo maigi yan, at pag hinalungkat niyo po yan, mauuwi po kayo sa sinabi ng Panginoong Yesus, no, He become my friend, no, kaya po sa atin po nagre-reflect yan. Kapatid, mga magulang, sa umagang ito, tinuruan po tayo ng ating Panginoon kung paano natin makikita yung definition ng scripture patungkol po sa pag-ibig o yung biblical love na binabanggit po dito, no? The same what is spiritual love, no? Kasi po yung spiritual love came from biblical love din naman yan, no? Pero ito po yung magpapakita how do we love God, no? Church, mga magulang, mga kapatid, no, lahat po na nakatunghay sa live streaming nito, no? Ito po ay nagbibigay sa atin, no, ng bagong pag-asa para tayo po ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano. No? Patuloy nating gawin ang mga bagay na ito. Huwag po tayong lalayo sa pag-ibig ng Panginoon. Huwag po tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan, no? Dahil po ang sariling pamamaraan po natin ay mas madalas po yan, may failure, no, or minsan may frustration. But in the way of God, no, sa pamamaraan po ng Panginoon, wala pong frustration, but victory. No? Ito po yung nais ng Panginoon na maunawaan natin sa umagang ito. First, in biblical love is a sacrificial. Second, biblical love implies action. And lastly, the most ignored definition of love is the biblical love demands obedience. Ito po ang dapat natin gawin bilang tayo po ay nakakilala na, naglilingkod sa ating Panginoon at mahal natin ang Diyos. Alam ko po naman ang lahat ay nagmamalot sa Panginoon, no? Kaya po sundan natin ang mga bagay nito. Doon lang po tayo sa perspective ng banal na kasulatan o yung perspektibo po ng Diyos sa tunay na pag-ibig, no? Dahil po yan ang maglalagay sa atin tungo sa kaginawaan ng buhay natin. At higit sa lahat, tungo sa pagkakaroon po natin ng buhay na maayos and sa pagbibigay po natin ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga magulang, huwag po nating alisin ang tunay na definition ng pag-ibig sa ating buhay. Tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, Lord, thank you for your love that never ceases. Thank you, Lord, sapagkat kami ay minahal mo, inibig mo, Panginoon, bagamat kami ay hindi kaibig. Salamat po, Panginoon, sapagkat
Ibinigay mo ang iyong buhay, Panginoong Jesus. Sinakripisyo mo ang iyong buhay para sa buhay namin lahat. Para po matamasa namin, Panginoon o God. Lord, ang kalayaan na ito, Panginoon o God. Nagkaroon kami, Panginoon, ng connection o Diyos, na reconcile kami, Panginoon, sa Diyos Ama, dahil po sinacrifice mo ang iyong buhay just because you love us. Thank you, Lord, for loving us. Although, Panginoon, minsan, mas madalas, kami po ay hindi nagiging ayon sa kagustuhan mo. Nariyan ka pa rin, patuloy mo kaming minamahal. Thank you, Lord, for you are, no, you are the one who love us. No? Ikaw ang unang nagmahal sa amin, no, at truly, O God, na ang iyong pag-ibig ay tunay at wagas. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyong kapahayagan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa bawat isa at sa mga darating na araw, Panginoon, oras ay patuloy namin, Panginoon, maiayag at Lord, may pakita namin sa iyo, Diyos, ang tunay na pag-ibig na ayon sa iyong salita, Panginoon, God. Naway masundan namin ang lahat ng ito, Panginoon, at nalangin ko, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, katatagan upang patuloy nga po, Diyos, na makakabangan namin ang nais mo para sa aming buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We honor you and we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pong morning devotion and have a great day, no, sa ating week na ito na darating. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lingkod. Gab Cruzada ng Gablo Alaminos. Thank you po. Good morning sa ating lahat.